lahat. Ito po muli si Sir Adam Rebondilla at kami ang nagkakaisang gurong aagapay tungo sa kaunlaran ng mga tuho. Noong mga nakaraang episode, nakausap na po natin ang isang social psychologist at napag-usapan namin kung ano ang psychosocial effect ng pandemic. Sumunod pong episodes ay nakausap rin po natin ang mga puro-puro ng mga turo at ngayong umaga, kakausapin naman po natin ang side ng mga magulang na pinamagatang Nanay, Nanay, kaya mo pa ba? Ngayong umaga, bisita po natin sa Angat Kaguro TV sina Ginang Rowena Buenerges. Siya po ang President ng Parents Teacher Association ng St. Beatrice Academy. Siya po may isang anak na grade 6 at may asawang OFW. Let us all welcome Mrs. Buenerges. Hello po, good morning. Ako po si Rowena Buenerges, ang PTA President ng St. Beatrice Academy. Ako yung po isang ina at ang aking pong anak ay nasa ika-anim na baitag na. Ang masasabi ko lamang po sa new normal na pag-aaral ay talaga po napakahirap. Lalo po yung first 2 weeks, kung po talaga mag-ina ay super stress, lagi po kami nagtatalo. May mga pagkakataon nga po na yung aking anak ay naiiwan ko po dito sa aming tahanan na nag-online class mag-isa dahil po kailangan kong mamalengke kasi po ang aking asawa ay isang OFW. Kaya napipilitan ko pong iwanan yung aking anak dito sa aming bahay. Susunod po nating bisita ay si Ginang Gail Iga. Siya po ay work from home mother. Siya rin po ay may dalawang anak, isang grade 6 at isang grade 3. Meron din po siyang asawa na OFW. Mga kaibigan, please as all welcome Mrs. Gail Iga. Ako po ay si Gail Iga, 43 years old, four and a few weeks. Ako po ay isang work-from-home mother for 6 years now. May dalawang anak, grade 6 at grade 3, at asawa ng isang OFW from Qatar. And last but not the least, our next guest is Mrs. Lisa Bacan. Siya po ay teacher sa private school sa St. Beatrice Academy at siya po ay may dalawang anak, isang grade 5 at isang 2 years old son. Ang asawa rin po niya ay businessman at business. Hello po, magandang araw. Ako po si Teacher Glyza C. Bacan. In profession po ako ay isang guro na nagtuturo sa St. Beatrice Academy. At ako rin po ay isang magulang. Meron po akong dalawang anak. Ang aking panganay, 11 years old, which is grade 5 pupils. At meron din po akong 2 years old na anak. Ngayong araw, papakinggan natin ang kanilang mga hinahing, ang kanilang pinagdaanan, at mga problemang nasa lubong sa pagbubukas ng pasukan ngayong pandemya. Thank you, Mommy, for allowing us na maibita namin kayo dito. Ngayon po may mga katanungan ako sa inyong apa. Sana po mabigyan natin ng kasagutan. Kahit po kayo ay nasa inyong bahay, habang tayo nag-uusap ngayon, tatanungin ko po kayo ng mga katanungan. Una, ano po ang mga unang reaction ninyo noong mga panahon na wala pang katiyakan, napabago-bago ang desisyon ng DepEd sa pagbubukas ng klase? Nang dahil sa unang katapusang problema sa pandemic, yung mga panahon ng May, June, July, ano po ang mga pumapasok sa isipan ninyo noon?
Parang nalaman ko po na magiging online classes na yung mga bata. Syempre, natakot po ako. For the reason that sanay po ako sa regular face-to-face, regular classroom class. So, syempre, batang 80s ako. So, ganun yung alam ko. Yung fear ko na baka hindi sila matuto kung how to go about it, nandun talaga yon. Pero sabi niya, lahat naman nagsisimula sa mahirap or nakakatakot. Ang unang reaction ko po nung mga panahon na wala pang katiyakan o plano sa pasukan, walang face-to-face, siyempre po nung una, nag-aralan po ako, lalo po, kagaya ko po na wala po kong alam sa mga gadget. Pero natulong naman po ng anak ko at kahit pa paano po, ngayon po medyo nakapag-adjust na siya sa online class. Base sa mga nangyayari sa atin, lalo na nitong pandemic, bilang mga guro, nalaman namin na at nabalitaan namin na hindi nga magkakaroon ng face-to-face learning, which is ang in-impose ay online learning dahil nga delikado para sa mga kabataan na pumunta o lumabas sa ating mga kabahayan. Para sa akin, bilang isang magulang, nag-worry ako kasi paano na yung edukasyon ng mga bata? Yun agad yung una kong naisip. At pangalawa, bilang isang guro, paano namin? Ang unang tanong sa akin, kaisipan eh, paano namin maipapakita o maihahati ang mga tamang informasyon para sa mga bata o sa aming mga okay. Student? Thank you, Mommy. Yun lang. For a very articulate answers. Maraming salamat sa mga pag-share ninyo ng inyong mga isip ng mga panahon na lahat na tao sa buong mundo ay namumroblema sa kung ano ang kahihinatnan ng pandemic na ito. Pangalawa, natakot ba kayo doon sa idea na blended learning? Na lahat naman tayong lahat, kahit kami dito sa industriya ng edukasyon, ay hindi malinaw ang blended learning, hindi wala tayong online class, wala tayong module, kasi sanay tayo sa face-to-face. Nakikibat pa ng problema ng Wi-Fi connectivity. About sa idea ng blended learning, syempre, nung una nag-isip ako, kasi blended learning is online and modular. So, yung sa online, wala naman akong fear doon for the reason that, of course, lalo yung mga teachers to guide and assist my children. But for the modular, medyo natakot ako kasi I know na sa akin talaga naka-attend yung responsibility. Yung thought na paano pa hindi natuto yung mga anak ko. So, ako talaga yung may kasalanan dahil sila talaga maayos. So, yun lang talaga yung naging fear ko doon, lalo for my third grader na medyo kulang ko sa focus. And then, for the internet connection naman, wala naman akong problem doon. I work from home for almost 6 years now. So, yung pagkakaroon talaga ng speedy internet connection, meron na talaga ako doon. Ang naging difference lang is I had to get another plan for my children to use because I cannot share with them the PLDT fiber that I'm using dahil for my work kulang pa. So I enrolled for Converge that they use now dahil ayoko na naglalag yung system nila during class hours. So that's it. Natakot kami doon sa idea ng blended learning na sa anong mga magulang nakaatang yung pag-aaral ng aming anak, lalo na po sa Wi-Fi connectivity. Alam naman po natin lahat na dito po sa Pilipinas, kung gaano kabagal at kahina ang connection ng mga Wi-Fi. Siyempre, katong mga magulang, nag-aalala po kami na baka hindi po natin maturuan ng maayos ang aming mga anak. Ang aming paaralan ay pumili ng blended learning approach na kung saan hindi lamang Wi-Fi connectivity ang kailangan, kundi
Kaming mga guro ay naghanda ng mga modules, activities, and worksheets para po sa ganon ay maipahatid namin ang sapat na kaalaman para sa mga aming estudyante. Alam naman natin na ngayong pandemic, mahirap sa mga bata in terms of emotional status, diba? Nalulungkot din sila, nabuboring. So, sa blended learning, kaming mga guro, marami kaming inihandang iba't ibang klase ng activity na kung saan pwedeng gamitin ng aming mga estudyante para sa kanilang pag-aaral. Meron din kaming online monitoring na kung saan chine-check namin maigi kung nasusustain ba yung kalidad na edukasyon na kailangan naming maibigay para sa kanila. Yung blended learning na inilaan namin at napili namin para sa kanila ay para tugunan kung ano ang nararapat para sa kanila at makapaghatid ng tamang impormasyon. Okay, sa pagtatapos ng ating pag-uusap, nais ko ibahagi sa lahat na ang pandemya, COVID-19, ay hindi lang naka-apekto sa atin sa financial na aspeto, ito ay naka-apekto sa ating lahat. Naapektuhan ang ating psychological ng pag-iisip. Napunong-puno tayo ng stress. Kasunod nito, ang pagkakaroon ng pagdadalong isip na ano ang kakahinatnan ng ating buhay, lalong-lalo na ng ating mga anak. Sa lahat ng mga magulang, katulad ko, mga magulang, guro, at kung sino pa man, alam ko lahat tayo ay nag-isip. Ito ba ay katapusan na ng mundo? Ngunit, napakadali ng kasagutan. Ito ay isang pagsubok sa ating lahat para malaman natin na ang buhay ay hindi dapat nating sinasayang. Na ang buhay ay kailangan matuto tayo na magmahal, matuto tayo na tumulong sa kapwa at umunawa. Muli, kami po dito sa Angat Kaguro TV ay masaya dahil kami nakakapagbigay ng inspirasyon sa lahat. Kaya po sana, kung meron po kayong gusto ng topic na pag-usapan namin dito sa Angat Kaguro TV, you can message me po sa aking Facebook account, Adam Reboneria. At pwede rin po kayo na mag-message, okay, mag-comment below, and tell me what topic ang pwede namin pag-usapan. Sana po, huwag niyo pong kalimutan yung like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood.